Si Tubulman po ang ating content ngayong dahil doon sa kanyang mga post na galit at doon sa mga basher niya ay nakikipagmurahan. No? Grabe si Tubulman, galit na galit. Ginagawa na ang lahat ni Tubulman para asarin ako. Todo report na siya sa pag-e-edit para papangitin ako. Pero sa akin, hindi na ako nag-e-effort pa para papangitin siya. Kasi po, normal na sa kanya ang pagmumukha niya. No? Normal na ang kanyang pagmumukha, kaya hindi na ako kailangan mag-effort para papangitin siya. No? So ngayon, pag-usapan natin ang pagpasok ni Tubulman sa merge. Ito si Tubulman ay nakiusap lang kay Mighty Imi para sumali sa merge. No? Nakiusap siya, todo pakiusap para sumali sa team. Kasi hindi mabubuhay siya kung walang team. At hindi siya susuportahan ng mga Kalingap supporter kapag wala siya dyan sa team. No? Sa totoo lang, ayaw mismo magsali ni Bal Santos Matubang kay Tubulman dahil sa kasamaan ng ugali at kasamaan ng pagmumuka. Oh? Mapapahira ng kapangitan ang Kalingap kapag pumasok si Tubulman mismo. Siya lang yata talaga ang pinakapangit na reaksyones dyan sa Kalingap. Pangit na ang pagmumuka, pangit pa ang pag-uugali. Sa totoo lang, nung una ay nagkiusap siya kay Bal Santos Matubang na sumali sa Kalingap Reactors. Ngunit tinanggihan siya. Ito ang kanyang naging hitsura nung tinanggihan siya. Ayan, nalungkot siya. Nalungkot si Tubulman nung tinanggihan ni Bal Santos Matubang na maging Kalingap Reactors and Defender. Nalungkot siya. Dahil sa pagkalungkot niya, nakita ang mga butas-butas ng pagmumukha ni Tubulman, kaya ayan ang resulta niya sa mukha niya. Oh. Ito kasi si Tubulman, nagtatali-talinuhan, ngunit walang sense ang mga pinagsasabi, kaya ayaw siya isali ni Bal Santos Matubang. Ngayon, nakiusap siya kay Mighty Imi. Doon siya tinanggap ni Mighty Amy bilang reactionist. Kasi sa totoo lang, hindi kasi ito normal si Tubulman, kaya ayaw tanggapin ni Bal Santos Matubang bilang reactionist. Isipin niyo po, siya lang ang reactors na naka-pismas. Diyan lang kayo magtaka. Reactors na naka-pismas, di ba parang tanga lang? Itanga lang, di ba? Di pala parang, tanga lang talaga. Oh. Diba? Tanga lang. Siya lang ang pinakatanga na reactionist na lagi naka-pismas. Salita ng salita, sigurado ako yung pismas niya punong-puno na ng laway. Ang galing magsalita ni Tubulman, magpayo sa mga kalaban niya. Papayuhan niya yung mga kalaban niya at yung mga taong hindi sumusuporta sa kanya, papayuhan niya. Sasabihin niya na magkaisa. Ang galing magpayo, pero ang sarili niya hindi niya maayos-ayos. At ang galing magmalaki, pinagmamalaki niya ang mga taong ipinagtatanggol niya. Di ba? Ipinagmamalaki niya ang mga taong ipinagtatanggol niya daw sa mga magagandang nagagawa. Pero ang mga yon hindi siya pinagtatanggol. At hindi man lang siya maprotektahan. Hindi nga siya ma-shout out. Diba? Hindi nga siya ma-shout out. Ito si Tubulman, pinagmamalaki niya ang ibang tao na inaidolo niya. Pero ang sarili niya, hindi niya may pagmalaki. Di ba? Hindi niya may pagmalaki ang sarili niya. Kasi sa hitsura niya ang pangit. Di ba? Sa itsura niya kasi hindi may pagmalaki. Itinatago ang sarili niya, pati ang original niyang busis, tinatago. Kasi po, yan ang reactors na tanga lang. Tanga lang na mag-reaction. Tinatago ang mukha, pati ang busis. Ang sabi nila, matapang daw si Tubulman.
Paano magiging matapang ang isang tao nakatago sa maskara at nakatago sa busis na mukhang itik? Busis ng itik, parang busis ng itik. So, Tubulman, papayuhan kita ngayon, ha? Payong kalaban ito, Tubulman. Doon sa salita mong manok-manok na yon, ang sabi mo sa mga viewers ng Kalingap at viewers ni Ruel at sa kabilang mga barangay na supporters, sinasabihan mo, huwag magmanok-manok. Ha? Huwag magmanok-manok para hindi magkagulo. O, ang galing mo magpayo sa manok-manok, pero ikaw, ang dami mong manok. Ang dami mong manok, tapos pag umiyak sa video mo, ay aawayin mo at mumurahin mo agad. Mapababae, mapalalaki, minumura mo. Ganyan ba ang matapang? Tubulman, bago ka magsalita sa ibang tao, ayusin mo muna ang sarili mo. Number one, matuto kang tanggapin mo ang sarili mong kapangitan. Talin mong mabuti para ipakita mong matapang ka, ipakita mo ang pagmumuka mo sa live. Tanggalin mo yung pismas. Number two, ayusin mo muna pag-uugali mo. At ang totoong laban ay hindi idinadaan sa palamura lang. Dapat sa balagtasan. Ha? Dapat hindi sa pagmumura, sa balagtasan. Kung marunong ka makipagbalagtasan, masasabi kong matapang ka. Pero yung mga pinagsasabi mo, walang kasense-sense. Walang kasense-sense ang mga pinagsasabi mo, Tubulman. Todo depensa ka sa ibang tao. Pero ang sarili mo, hindi mo madipinsahan. Kaya pa kita ng payo, bumili ka ng liha sa hardware. Piliin mo yung lihang number 60. Oh, para kuskusin muna yung mukha mo. Ayusin mo muna yung mukha mo at pananalita mo. Para masabi kong matapang ka. Asartalo si Tubulman. Kaya todo mura-mura lang. Asartalo ka, ano, Tubulman? At ito na siya ngayon. Noong nagbukas muli ang MERD sa New MERD 2024, ay ito na ang itsura niya. Oh, masaya na si Tubulman. Masaya na siya noong sinali siya sa MERD 2024. Kaso lang yung mukha niya nagkukulay violet. Kulay violet ang pagmumukha niya dito. Masaya siya pero namamayulit. Ano kaya ang kinain ito? Parang ano, tumaba siya ng pilit. Tabang hangin, ha? Tabang hangin lang yan. Ang sabi ng mga kamag-anak niya din, kaya daw ang itsura ni Tubulman. Kaya daw nagkaganyan. Kasi pinaglihi siya sa American frog. American toad frog. Oh, ito yun, oh, pinaglihi siya. Pinaglihi siya sa toad frog. American toad frog, kaya ganyan daw ang itsura niya. Oh. May bisis daw na humahaba ang dila niyan. May bisis na humahaba ang dila niyan. Kaya ganyan. Tapos, kaya nasira ng gusto ang pagmumukha ni Tubulman dahil po sa anay. Oh, inanay po. Inanay po ang mukha ni Tubulman. Kaya po nagkabutas-butas. Tapos, kaya bumaho po ang bunganga ni Tubulman at pananalita dahil po kumakain siya ng tubol. Oh, kumakain siya ng tubol. Kaya po nagkabutas-butas lalo ang mukha niya. At bumabaho ang bunganga niya, kaya po lagi siya nakapismas. At ngayon,
Ito pa ang matindi dahil po sa kagasgasan ng pagmumukha ni Tubulman. Kapag nag-kiss sila ng misis niya doon sa CR habang tinutubol si Tubulman, ito po ang itsura niya. Ito po ang itsura ni Tubulman pag nagkikiss sila ng misis niya. Ayan, sa CR. Diyan sa ano na yan, ang sabi ng puting ahas, tinutubol daw yan si Tubulman. Tinutubol siya daw sa CR. Ngayon, ngayon ang sabi ng misis niya, kaya mo yan, babe. Kaya mo yan, babe. Kaya mo yan, ilabas mo, ilabas. Kaya mo yan. Google, balinig kita sa mukha eh. Magaling kang kupal ka. So, sinasabi na daw siya ng asawa niya, B, iri lang, B, ilabas mo yung tubol. B, iri lang, B, iri. At ganyan, imbes na ilapit yung kiss sa nguso, nilalayo ng misis niya kasi magagasgas po ang labi. O, ganyan mag-kiss. O, layo la, malay, distansya ang kiss nila kasi magagasgas po ang labi ni misis. Sa ganyang sistema. Sa ganyang sistema, hindi magagasgas ang labi ni misis pag nag-kiss sila. O, ayan. Pag nag-kiss. No? Kasi ganyan eh, pag ano, pag tinutubol si Tubulman, eh, kailangan ng alalay. Tinutubol siya dyan. No? Wow naman! Wow! Wow! Ay, nakatubol! Kaya pa ba? Ay, etsura mo! Kaya ang ginagawa ni Tubulman ngayon, sa lahat ng nire-reaksyonan niya, ang thumbnail niya pinapapangit ang itsura. Para hindi siya masapawan dahil sa kapangitan niya. Pinapapangit niya. O, ayan, tubol. Ano, happy ka na? Araw-araw ba gusto mo, tubol? Ano ka ngayon, tubol? Anyway, hanggang dito na lang po ang aking video. Maraming salamat po sa inyong panonood. Mabuhay po. God bless. Bye-bye.